Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pinagkakaguluhan po ngayon araw ng Linggo sa social media. Mapa-Facebook man yan, Instagram or Twitter, ito pong pinagkakaguluhan nila. Unahin po natin ay yung room ni Main Mendoza at Alden Richards sa APT na nais po nilang ipatibag. Mukhang nakakalimot po sila sa history na meron po si Main Mendoza at Alden Richards kung paano na ipatayo ang APT Studios. Mamaya balikan natin yan, ano? Kung bakit marami nagsasabi na ang kapal ng pagmumuka ng mga nagsasabi na taga APT na ipatitibag na po nila ang room for Main and Alden, ano? Mamaya po pag-usapan natin yan habang ang pop socket naman ni Main Mendoza ay kopyang-kopya po ang pagmumuka ng bata na ipinost naman po kanina lang, ano? Nitong si April. Kilala niyo naman po si April, di ba? Na alam niyo naman, sa buong pamilya Paul Corzon, talagang malalaman po ninyo kung sino yung mga bagong muka na hindi maipaliwanag ng kung sino nga ba talaga ang batang ito. Dahil minsan na ho itong nakita itong bata na ito sa mga pop sockets ni Main Mendoza na siya nga naman pong pinagkakaguluhan ng lahat. Lahat po yan, pag-uusapan natin pati na rin ang schedule ni Alden at saka ni Main. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kina Main at kay Alden ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna na magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood na mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Karen Grace De Leon. Sabi niya rito, umiiwas na nga yung tao sa mga kalokohan nyo. Ayaw nyo pa ding tantanan? Hay nako, yan ba ang nagagawa ng pera sa mga taong desperado na tulad na lang ng pananamantala ninyo sa Aldab sa kasagsagan pa ng bagyo? My gosh, hindi man lang kayo kinikilabutan sa pinagagagawa ninyo. Abay, sana lang wag ang pamilya nyo ang magdusa sa mga kawalangyaan na ginagawa ninyo, no? Dahil pag ang karma ay gumanti, mas matindi. Yun nga po, Miss Karen Grace De Leon. At saka yung grave, no? Yung talagang degree ng kanilang panggagancho sa iba. E iba ho eh, kasi ngayon ho, ito ho yung panahon na talagang napakaraming naapektuhan ng bagyo. Tapos ginagamit pa nila yung name ni Main at saka ni Alden para lang makalikom ng pera, no? Na para sa donasyon daw kuno, pero hindi nila alam, ito po ay scam. Kaya nga sabi ko sa inyo, abangan nyo muna si Main at saka si Alden bago po kayo magbigay sa mga Poncho Pilato na yan. Okay? At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula naman po kay Miss Sonny Santos. Sabi niya rito, bakit ba kailangan nilang gumawa ng sarsuela? Dahil ba sa pagsikat ni Panot? Hoy, kumilos kayo, no? Ng kilos nyo para sumikat. Huwag gumamit ng tao para lang sumikat. Ano kayo, sinuswerte? Para lang pababain ang kasikatan ni Main. Kaya kayo ganyan. Dahil may nagbabayad sa inyo ng pera. Diba? Kahit anong gawin nyo, sikat na sikat talaga si Main. Di yun mapapalitan ng kahit sinong artista pa dyan. Itaga nyo yan sa bato, no? Kahit pa sa tuktok ni Panot. Kahit pa dun sa noo ni Panot, ano? Well, I agree with you, Miss Sunny Santos. Totoo ho yung sinasabi ninyo na ganito ho kasi yung kalakaran sa showbiz, di ba? At hindi po pwede nating sabihin na ganito kasi yung kalakaran dyan eh. Hindi po pwede na baguhin natin, di ba? Ayusin natin, ano? Pero sabi nga ng iba, as long as na si Main at saka si Alden ay nasa showbiz, anything can happen. Di ba? Yung mga imposible, kayang gawing posible. At yung mga posible, kayang gawing imposible. Salamat po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Lydia Dulay. Sabi niya rito, ngayon,
may palabas na naman ang Love Team na Laos. May isang vlogger na pinapalabas niya na may ilalabas daw si Sakang ano, tungkol sa relasyon nila ni Alden, pati si Alden idadamay pa sa mga gimmick nila. Palibasa, Laos na. Ngayon, para muling pag-usapan na idadamay nila si Alden, wala na silang maisip na paraan ano, para muling pag-usapan. Wala eh, wala silang ibang wala silang ibang magamit kundi Aldam, di ba? Mga baliw. Ito yung talagang senyales na si Mayna tsaka si Alden pa rin ang namamayagpag up until now. Diba? Walang kahit na sino po na ganito po ang lagay pagdating sa showbiz, lalong-lalo na nung humagupit ang pandemya. Diba? During pandemic days, si Mayna tsaka si Alden ang hindi nawala ng mga proyekto, kaya silang dalawa ang pinakamaraming natulungan mga kababayan natin in terms of financial, in terms of education, in terms of other things, no, na pwede nilang ibigay. Kaya nga, ang daming naiingit sa kanila. Maraming salamat ano, sa inyong mga komento. At ito na nga, pag-usapan muna natin si Mayna Mendoza. Kung saan, trending na naman po ang kanyang pop socket. Ano bang meron dun sa pop socket niya? Nakita naman po natin sa pop sockets na meron po si Mayna Mendoza. Iba't ibang mukha ng bata ang naroroon. Kung saan, ang daming nagtataka, sino nga kaya yon? Si Alden ba yun ng bata? Si Baby Mati ba yun ng bata? Pero hindi po, syempre, hindi naman wala naman makapagtanong kay Mayna Mendoza ng tungkol sa ganong bagay, di ba? Napaka-awkward nga naman kung itatanong pa ito kay Mayna Mendoza. Kaya naman, no? Maraming nagabang kung sino nga ba talaga yung batang yon. At hanggang sa ito nga pong si April lang, pinsang buo nitong si Alden Richards ay nag-post po ng ang daming mga bata na naglalaro, no? Kundi ako nagkakamali na sa pagsanhan ata sila, no? Kasama ko sila Daddy Bay, pero bukod po doon, ano? Ang focus natin dito ay yung mga bata na naglalaro doon, magkakasama at masasaya. Meron pong isang bukod tanging bata doon na talagang kawangis na kawangis yung nasa pop socket ni Mayna Mendoza. Kaya ang daming napapatanong, Mr. Pinas, yun na ba yung bata? Mr. Pinas, yun ba yung nasa pop socket niya? Well, hindi naman tayo bulag, eh hindi naman tayo nag-e-edit dito katulad ng ginagawa ng mga Armin fans, ano? Kung ano nakikita natin kay Mayna Mendoza, kung ano nakikita natin sa panig ni Mayna at sa panig nila Alden, that's the truth. No? That's the truth. Totoo po yun. Eh, kanino ba galing? Kay Mayna, di ba? Kanina ba galing sa pinsan ni Alden, di ba? So ngayon, ang tanong, bakit yung bata na ipinose nitong si April ay nasa pop socket ni Mayna Mendoza? Wala lang ba yun? Nagkataon lang ba yun? Hinaram lang ba ni Mayna Mendoza yung picture na yun? Kayo na ho ang sumagot. No? Hindi na ho tayo mga bata rito para maglokhan ng mga ganyang bagay. At least, nakita natin, coming from them, hindi galing sa fans. Di ba? Galing talaga kay Mayna, galing talaga sa kampo nila Alden. At ito pong si Alden ay dapat din abangan sa 31. Bukas, meron po silang live, kundi ako nagkakamali, sa YouTube channel po ata yan ng GMA. Pero huwag kayo mag-alala, makikita nyo po, marami pang announcement ang lalabas para po sa live na yan. Kung saan, bukas ng 8:50 ba? 8:30. 8:50 po ata talaga, no? Yun nasa poster nila. Huwag kayo mag-alala, marami pa po yan. No? At marami nga po nagsasabi na si Alden ba talaga ay magla-live bukas? So baka naman recorded na yan. Kasi may kanya-kanyang lakad dahil araw nga naman po ng mga patay. No? Undras nga naman po sa November 1 kinabukasan nun. At bukod nga riyan, punta tayo sa sentro ng ating mga updates. Kung saan, ito nga pong room ni Mayna tsaka ni Alden ay nais pong ipatibag ano, ng mga taga-APT. Hindi ko alam kung sino yung mga taga-APT na ito. Meron daw pong dalawa eh, from APT ang nagsasuggest na gawin na lamang pong common area or dagdagan pa ang dressing rooms para sa mga guests, no? At para daw po madagdagan ito, kailangan itibagin daw ito pong kwarto o room ni Mayna tsaka ni Alden. Hindi ko alam kung anong tawag sa room ni Mayna tsaka ni Alden doon, ano? Mula nung, kasi si Mayna, ito yung history niya na ha. Si Mayna tsaka si Alden po ang dahilan kung bakit nagawang ipatayo ang APT studio. Okay? Hindi po yan nagawa ng kahit sino dyan sa kanila. Si Mayna tsaka si Alden po ang nakapagbigay katuparan para pumaitayo ang APT studio. Tapos ngayon, itong ginagawa nila. Gusto nila, tibagin, alisin na yung kwarto ni Mayna tsaka ni Alden dyan po sa APT studios. Diba kaya nga po sabi ko sa inyo,
Napakabastos na nakaisip ng ganon. Hanggang ngayon, tinatanong po namin si Ate Tyrin kung sino po yung nagsuggest na ipatibag. No, ipatibag na raw yung kwarto ni Mina tsaka ni Alden. Nakakabwisit lang yung mga ganong suggestion. Pero huwag kayong mag-alala. Once na malaman natin kung kaninong idea yung mga ganong bagay, ito po'y agad-agad namin ibabahagi sa inyo. At kung kayo nga po ay nais mag-komento, mag-suggest ano, sa ating channel, lagi pong bukas ang ating comment section. Comment nyo lang po yan anytime. No? At muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.